So let us return to the idea of what we did last year na magkaroon ulit ng vaccine rollout. Gawin na natin to para makatiyak na tayo. At pagka maging matagumpay ang ating booster rollout, ay makikita naman natin, siguro pwede na natin ibaba ang mga alert level, pwede na natin gawing optional ang mask. Pero hindi po natin gagawin yan hanggang maliwanag na safe na talaga. Dahil although so far maganda naman ang takbo, hindi naman napupuno ang mga ospital. Ngunit kung hindi tayo maingat, mapupunta na naman tayo doon. So I will again apologize that I have acquired the virus and I'm not able to be with you there. At medyo nagbago yung plano ng ating meeting slash dinner. But I hope that you will be part of the effort that we have to bring us back to normal. This is really part of the effort to bring us back to normal. Unang-una dyan talaga yung face-to-face. Malaking bagay yan. Parang magbubukas talaga ang ating ekonomiya. Magbubukas na naman ang ating lipunan at hindi na natin iniisip ang lockdown. Gawin natin itong booster rollout at makakatiyak tayo. Wala nang lockdown. At ayaw na namin magkaroon ng lockdown. Kaya ito naman ang magiging pang-counter natin diyan sa pagkalat na naman nitong Omicron and its variants. Para pagkalat niyan, yung booster will be the one that will be the answer for us na makabalik na tuloy-tuloy, makabalik na sa opening of our society, opening of our economy, opening of our businesses. Yun naman talaga namang habol nating lahat. So, let us do what we did the last time. The local governments did a very, very good job sa vaccine rollout last year. Ulitin lang natin, minsan na lang. Ulitin lang natin minsan ulit para sa booster shot, lalong-lalo na para sa mga bata. At makabalik na yung mga bata sa full-on face-to-face classes, number one. At pangalawa, this will signal to the rest of the economy that we are opening up. This will signal to the rest of the world that we are opening up for business. So yan ang ating plano.